hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaralang, una kong kinakitaan sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan na sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang iniuugnay sa karikta ng buhay. Saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Mabuti naman at umabot tayo sa bahagi ito. Mabuti, mabuti. Ma'am! Ano mo ba makapulang gagawin natin bukas? Mabuti't iyong pinaalala. Maghanda na ang lahat ng magsasadula. Ang tanong, handa na ba ang lahat? Opo, madam! Mabuti, mabuti. At ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa makapulang kanan. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guru noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya ay tinatawag naming lahat na si Mabuti. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhay. May tao pala rito. Tila may suliran yun. Mabuti sana kung makakatulong ako. Naparito ako upang umiyak din. Hayaan mong maging sandalan mo ako sa mga oras na ito. Yung hinahangaan ko po kasi, may minamahal ng iba. Lagi mong tatandaan na hindi lahat ng gusto mo ay mapapasayo. Maaaring hindi pa ito ang tamang panahon para sa mga bagay na iyan. Masyado ka pang bata para sa realidad ng buhay na ginagalawan mo. Ang mahalaga, habang bata ka pa, ay gawin mo ang mga gusto mo bilang isang bata. Tama po pala, ma'am. Ikaw po pala, ano po pala ang ipininto niyo dun sa sulok na iniiyakan ko kanina? Ang sulok na iyon na iniiyakan natin, nating dalawa. Sana ay maaari ko sa iyong sabihin, ngunit ang suliran mo kailanman. Ang ibig kong sabihin ay, higit na maging mabuti sana sa iyo ang buhay. Mauuna na ako sa iyo. Ma'am, iyon lamang po mga nakakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturo, ay hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid aklatan. Hinuhulaan ko kung natutungo pa siya roon sa aming sulok na iyon, aming dalawa. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwi na, kasiyahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan.
Pinuno niya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ang aming pandinig at natutuhan namin unti-unti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin namin sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan namin sa kagandahan. At ako'y humanga. Halimbawa, ang aking anak, nais ko siyang maging magagamot, isang mabuting manggagamot. Katulad ng kanyang ama? Oo, kagaya ng kanyang ama. Gaya nga ng sinabi ni Fe, iyon lamang nakakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti! At ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ng tungkol sa ama ng batang may kaarawan, ang kanyang anak. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay niya. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya, tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang tao man lamang. Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pamamusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsulat. Ngunit samantalang nakatitik siya sa akin ng umagang iyon habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay iisa, at kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan, ay nakakikilala ng mga lihim na kaligayahan. Nay, saan po ba tayo pupunta? Di mo ba nabalitaan na yung kaisa-isang magagamot dito sa barangay ay pumanaw na? Bilis, halika na! Ngunit Nay, hindi ito. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw ay namatay at naburol ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni mabuti at ng kanyang anak, at naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan iyon at sa buong kalupitang iyon ay naunawaan ko ang lahat.